Magandang araw po mga kababayan. Ang lulutuin po natin ngayon ay sinigang na baboy. Umpisa na po natin. Sa aking pong malaking kaldero, naglagay po ako ng konting niwang maliliit na baboy na may taba. Nilagyan ko po ng konting asin para po madaling magmantika po ang baboy. Hindi ko po siya nilagyan ng mantika. Dahan-dahan ko po siyang isasangkot siya. Huwag po dapat masyadong mainit ang ating kalan. Kapag medyo napukuli brown na po ang ating maliliit na hiniwa na baboy na may taba, ay maaari na po natin ilagay ang sibuyas. Haluin lang po dyan natin ng konti. Kaya din po natin magprito ng konti ang sibuyas. Sa ganitong paraan po, kakapit po ang lasa ng sibuyas sa baboy. Maari na rin po natin ilagay ang spare rib. Haluin lang po natin ng konti. Gisa rin po natin ang spare ribs para po paghalo po ang mga lasa. Kapag medyo maputi na po ang karne, maaari na po natin lagyan ito ng tubig. Siguraduhin lamang po na sapat ang tubig para lumubog po ang karne. Haluin lang po natin ng kaunti. Takpan at hayaang kumulo. Kapag ito po ay kumulo na, maaari na po natin ilagay ang ating kamatis. Haluin lang po natin ang bahagya. Takpan at hintayin po natin lumambot ang karne. Makikita po ninyo, palambot na po ang ating karne at nadurog na rin po ang kamatis. Kumuli na po siya sa sabaw. Oras na po para po ilagyan po natin ang sitaw. At ang ating labanos. Hintayin lang po natin mamutla ang kulay ng sitaw. Huluan lang po natin ang bahagya. Medyo maputla na po ang ating sitaw. Ilagay na po natin ang talong. Ayoko po masyadong lutuin ang gulay para po hindi po masyadong mawala ang mga bitamina. Tapos natin ilagay yung talong, ilagay na po natin ang pampaasin para kumapit po sa ating mga rekado. Gumamit po ako ng powder ng sampalok dahil nga po wala po ditong fresh na sampalok sa Finland. Ito na rin po ay sa pinakamabisang pangasin po ito sa Finland pagdating po sa pangasin ng sampalok. Depende po sa inyo kung ano po ang gusto nyo ninyong pangasin. Haluin lang po natin ang bahagya. Takpan at hintayin po natin medyo mamutla ang kulay po ng tango. Namutla na po ang ating talo. Ilagyan na po natin ang murang sibuyas. Gamit po ako ng spinach dahil nga po wala po ditong kangkong sa Finland. Bihira lang po dumating.
sa isang shop po ako bumibili ng mga gulay. Pero ang gamit ko po ng mga gulay dito ay sa ordinary shop po dahil available po naman ito. Haluin lang po natin ang bagya. Madali pong maluto ang spinach katulad din po natin. Lang po natin ang patis. Depende po sa inyo kung gaano pong kaalat ang gusto niyo. Ako po ayoko pala ng masyadong maalat dahil pagkakain po ako gumagamit po ako ng patis na may sili. Kuluan lang po natin ang bahagya. Kumukulo na po ang ating sinigang. Dito ko pong nilalagay ang siling labuyo. Depende po sa inyo kung ano pong klaseng sili ang gusto niyo ilagay. Meron po tayong siling panigang dahil nga po ngayon ay hindi available ang siling panigang. Mas masarap po ilagay ang siling panigang bago po ilagay ang kangkong para po lumasa. Ayoko pong masyadong pakuluin para hindi po umahang ang sinigang. So ganito pong oras ay handa na po ang sinigang. Kain na po tayo!